Amen. So ready na ba ating puso't isipan na makinig sa salita ng Diyos? Amen. So kung ano man ang i-reveal sa atin ating Panginoon sa pamagitan ko, amen, naway mabless po ang lahat at naway may spread po natin yung magandang balita na ni-reveal sa atin ating Panginoon. Amen. So tayo muna magsitayo at tayo manalangin gabay upang mas maunawaan natin ang salita nating Panginoon na i-reveal niya ngayon. Amen. So hallelujah. Hallelujah. Glory to you. Hallelujah. Hallelujah. Our Father, we praise your name, O God. Sa pagkakataon ito, Panginoon, kami po ay nagpapatira pa sa iyo, Diyos. At muli, hinihingi na yung banal na presensya, Panginoon, na turuan mo kami sa mga araw na ito, O Diyos. Teach us, O Lord, to focus all of being needs sa aming buhay, spiritual at physical, Panginoon. You gather us for something and we need us accomplish to our purpose sa buhay nito, Panginoon, kung anumang i-reveal mo para sa amin upang maggabay at magbilang ilaw sa sanlibutan nito, Panginoon. Your will be done in this day, Panginoon. Use me mightily, Panginoon. Anoint me and bless us to your word that I reveal today, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, O Diyos. And cover me to your holy presence that lead us to your throne and revelation, O God. We give up ourselves to you, Panginoon, our thoughts, our lives, so that your will be done to us. Lift up in heavenly places. Take us, O Lord, our base self from our sinful nature and bring us into your presence. In the name of Jesus, we rebuke any work of darkness and evil. Now, Panginoon, ginakasad po namin ang gawang kaaway, Panginoon, in the name of Jesus. Instead, let us, your holy angels, be protect us and cover us to your most precious blood and purify us. Teach us to reference our presence, to change, challenge, to enrich by your word. Take over, God. This is our people. This is your people. This is your church. Speak to us into your will with confidence. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Tayo na po yung upo. At para mas komportable tayo. Amen. So, nabasa na po natin kanina ang ating title. Amen. So, ang title ng ating message ngayon ay God Rewards for Your Work. Amen. Paparangalan yung mga ginagawa mo. Amen. Kung sa yung physical, sa makamundong ito, pag ikaw ay nagtatrabaho, amen, so papasahurin ka ng inyong amo. Amen. At sa pamagitan na yung amo, ikay pagpapalain niya. Ikay bibigyan ng pasahod na yun. Amen? So, tayo po'y nasa church, tayo po'y gumagawa ng pag-spread, no? Pag-patnubay sa mga gabay kung pang-spiritual. Amen? So, sinasabi doon, Coach Rich, yung slides po natin, amen. So, yun po yung title ng mensahe natin ngayon. God's Rewards for Your Work. At kinuha po no, sa book of 2 Chronicles chapter 15 verse 7. So, sabi po doon, be strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Amen. So, yan po ang salita ng ating Diyos na ibinaba niya ngayon. Amen. So, sabi po sa Tagalog, pero kayo naman, magpakatapang kayo. Amen? Magpakalakas at huwag manghina dahil ang mga gawa ninyo'y ay gagantimpalaan. Amen? Praise God. So, sabi po doon, no? Bago ka gagantimpalaan, amen, no? Bago ka bibigyan ng mga pangsahod, amen? Bago ibibigay yung mga needs at wants mo, kailangan magtrabaho ka muna. Kasi wala namang dito sa mundo na uupo ka lang at bibigyan ka na lang ng gantimpala. Amen? Lalo na sa ating Panginoon. Amen? At basic na dun na ang Panginoon mismo ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Amen? So, ngayon, sinasabi dito, every work has a requirement. Siyempre, di ba? Kasi, paano mo makukuha? Paano mo makakamkam yung gusto mong gawin? Amen? At ano ba yung mga requirements na yon? Una, yung mga materials. So, ano bang materials nito, di ba? Pangalawa, yung management. Paano ba i-manage yung ang paggagawa nito?
Pangatlo, yung saan yung lugar o space ng gagawin. Amen? Pangapat, yung strategy o approach, paano? Paano ba? So, sinasabi dito, kailangan din ng worker, siyempre. So, tayo po yon. Amen? So, pag sinasabi na nagbibigay ng requirements, dahil tayo'y nagtuturo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, ito'y pinapatupad ng ating pastor. Bakit? Kasi siya yung gabay eh. Pinagdaanan niya po yun. Para mapahusay pa ang gawa mo at mabigyan ka ng mas mataas na pagsahod, mataas na gantimpala. Amen? Mataas din yung requirements. Amen? So, hindi lamang ang Diyos ang tulay na magbibigay ng gantimpala o reward sa iyo. Bagkos, mayroong kaakibat o tulay na ang tinatawag natin ay ang pastor. Kasi doon tayo nakakakinig, no? Doon tayo nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga agam-agam, sa ating mga question sa buhay. Bakit ganito, bakit ganyan ang ating buhay? Kung hindi sa pastor na ikaw ay nakikinig sa kanya, hindi ka mabibless, hindi ka makakuha ng kasagutan sa mga gabundok mong problema. Amen? So, dahil Pastor's Month ngayon, so bigyan muna natin ng definition o pagpahalaga kung ano ba yung pastor, saan ba nanggaling yung pastor, at ano ba yung pastor. Amen? So, unang-una, definition na sa pastor, they are God's calling. Tinawag sila ng ating Diyos. Amen? Hindi lamang na, ay, pastor ka na, ikaw na mag-lead dyan. Hindi po. Tinawag sila, inordain sila by the God's calling. Amen? Sinasabi doon, no? Kinuha po sa Book of Romans chapter 11, verse 29, na for God's gift and His call are irrevocable. Pag sinabi natin irrevocable, yan ay, ano? Hindi po magbabago. Hindi pwedeng bawiin. Amen? So, sabi po doon, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. Amen? So, ganyan po ang regalo ng ating Diyos. Amen? So, pag sinasabi natin na ang Diyos ang nagbigay, amen? Hindi talaga mawawala yan. At nanyan na talaga yan. At hindi nagkakamali ang Diyos sa pagpili ng pastor na yan. Amen? At sinasabi pa na iba, bakit yung iba, Coach Jeff ay nawawala at tumitigil na sa pagpapastor? Hindi po mali ang pagpili ng Diyos sa kanila. Ang kamalian lang po nila doon ay nahulog po sila sa mga pita o tawag ng laman o tawag ng ang sanlibutan nito. Kaya, ano, nahulog sila sa patibong sa pagiging pastor nila. Amen? So, kung meron pa pong iba na definition ay ito yung, ano, they are God's gift. Regalos lang ng Diyos. Amen? Akala nyo ba, yung pastor natin, basta-basta lang dyan tumatayo at talaga, ako yung regalo. Di ba? Hindi po. Bakit? Kasi bakit? Dahil sa tinawag sila, regalo sila na buhay. Amen? Hindi basta regalo yan ang ating mga pastor. Kasi bakit? Yung iba kasi ay minamaliit ang ating mga pastor. Dahil nga ay may kakulangan, di ba? May ginajudge pa. So, bakit siya ay regalo? Amen? So, sabi po sa Book Ephesians, chapter 4, verse 11, no? Na, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Hindi lamang na pastor ang binigay ng Diyos para sa atin. Upang meron siyang kaakibat. Amen? Meron siyang ginagawa ating Panginoon upang hindi, no? Hindi magtamlay, hindi agad na magbe-breakdown yung ginawa ng Iglesia ng ating Panginoon. Amen? So, dapat nga ay sinasabi dito, lima nga eh, di ba? Binigyan ng apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers para merong pagtimbang at meron din itong layunin. No? Amen? So, ginawa niya ito para ihanda sa paglingkod ang mga pinapabanal. At para lumago at maging matatag sila bilang katawan
ni Kristo. So, ibig sabihin, ang layunin nito ay mapalago. Meron siyang kaakibat ang ating mga pastors. No? Hindi natin sinasabi na ay, pag pastor, siya na lang. Di ba? Siya na magtutugtog dyan. Siya na magbiminsahe dyan. Siya na yung maglilid dyan. Siya na lahat. Hindi po. Binigyan niya ng mga tao. At ang mismo nagbigay nun ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? At pangatlo, lastly, they are from God's heart. Amen? So huwag natin sasaktan ating mga pastor kasi kung sasaktan natin ating mga pastor, sinasaktan mo na din ang damdamin ng ating Panginoon. Amen? At lahat po ay pag ating pong binibigay ay nagmula sa ating puso. Tama po ba? Na kahit ay kalaban natin yan, pag tayo nagbigay sa Kanya, alam natin na meron tayong katiting na pagmamahal at pinapagkaloob sa Kanya. Amen? So sinabi po doon na bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban sa Book of Jeremiah chapter 3 verse 15. Sinabi mo doon, "Then I will give you shepherds after my own heart who will lead you with knowledge and understanding." At ang nakaganda nito, dahil ipinagkaloob sa atin ating Panginoon, buong puso niya ay may kakandili pa sa inyong kaalaman at pangunawa. Amen? Hindi lamang na pag binigay natin Panginoon ay bigay lamang sa kanyang puso. Bagkus, may kaakibat pa. Di ba? May kaakibat na kalaman. Bibigyan ka ng wisdom ng ating Panginoon, pangunawa, understanding sa iyo. Amen? At hindi basta-basta na pastor yan na tatayo na lamang dyan. Amen? So dahil sa pinagkaloob siya ng Diyos, ay ito'y dapat nating pahalagahan. Dahil yung taong na yan, yung mga pastor na yan, ay yan ang puso ng ating Panginoon. Amen? So, anong kakibat nito? Bakit may reward? God's rewards for your work. Amen? Dahil kailangan nating gawin to sa ating mga pastor. So, ano yun? Unang-una, by supporting them. Suportahan natin yung mga pastor natin kasi kung paparangalan sila ng ating Panginoon, also with us, mga workers. Amen? By supporting sa kanilang mga gawain. Amen? So, kailangan yung mga pastor natin, no? Yung mga pastor natin ay dapat nating bibigyan, no? Bibigyan ng lakas. Kasi alam natin, yung mga pastor natin ay hindi yan sila every minute, every hour na malakas. Amen? May kinaan din sila. So sabi po doon, no? The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. So kailangan din, no? Doble din yung ang kanyang karangalan, no? Pagparangal sa kanya. Especially those whose work is preaching and teaching. Amen? So mahalaga pala yung mga pastor na siyang nagbibigay mensahe sa atin, nagre-reveal ng salita ng Diyos. For scripture say, do not muzzle an ox while it's treading out the grain. And the worker deserve his wages. So huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Pag nagsasalita ang ating mga pastor, sinasabi dito, huwag mong agad i-judge. Huwag mong pahintuin. Hayaan mo at makinig ka. Kasi bakit? Kasi may yung lahat ng mga manggagawa ay karapat-dapat na bayaran. So, hindi man to pinansyal, bagkos yung ating gratitude ang sinasabi dito. Yung pagbabalik mo ng gantipala sa kanya. At yun, dun ka makakuha ng reward sa ating Panginoon. So, sinasabi rito, makaka-claim ng double, no? Double honor. O, who's this? So, who's this to worthy for honor and reward? So, unang-una, those who leads the congregation of the church. Amen? So, makinig kayo mga umuupo lang dyan, no? Yung mga silent at saka talagang shy pa.
no? Sa kanilang mga talent. So, sinasabi dito, double honor or may dobleng kabayaran. So, sinasabi dito, those who lead the congregation. And number two, those who teach and preach the gospel of God. So, mas dinodoble ang pagpapala kung meron kang kaakibat na ganitong talento. So, sa lahat ng mga nakikinig dyan, lalo na sa online, no? Amen? So, may mga talent na tawag ito, masalita, no? Diba? So, gamitin po natin yan. Yung mga taong may talent sa pag-music, gamitin mo yan, kapatid, kasi dodoblehin pa sa mabagitan na yung pastor. Amen? So, sa ganitong ring namang paraan, inuutos ng Panginoon na ang mga tumatanggap na magandang balita ay dapat tumulong sa mga pangangailangan ng mga mangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Amen? Hindi ibig sabihin na yung patay bubuhay sa salita ng Diyos. Hindi po ah. Yung namamatay sa ano, spiritual. Amen? Kasi dito sa mundong ito, hindi lamang yung physical na kumakain tayo ng tinapay. Diba? Sabi nga sa book of Matthew, chapter 4, verse 4, na ang lahat ng tao hindi lamang namubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas ng bibig ng ating Diyos. Amen? So, God has command us. No? Ito yung command ng Panginoon sa atin na to study His Word. No? Na dapat, ano, mangaral tayo. Amen? So, dapat ay maikibat na mag-aral sa kanyang mga salita. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Amen? Dapat lang na tumulong ka kasi bakit? Nakakarinig ka ng salita ng Diyos galing sa iyong pastor. At ikay din dapat ay magbigay tulong din sa mga hindi pa po nakakarinig ng salita ng Diyos. Give and take lang po yan. Amen? Kasi mahirap naman po kung ikay nandun na sa langit at nakita mo yung kapatid mo na nandun sa hell, di ba? So, ngayon, ikaw pa yung ano, magkukonvict sa sarili mo kasi nandun yung kapatid mo. Hindi mo sinera ng salita ng Diyos. At ito ay nagbibigay ng bahagi ng pagpapala dahil ikaw ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Kahit sabihin nila na, ay, yung batang yan, hindi naman matuwid yan. Pag ganyan, praise the Lord lang yan, hallelujah. Pero, di ba? So, huwag na natin isipin yon. Ang isipin natin, ano yung balik na pagpapala sa atin, ating Panginoon, sa mamagitan ng, ano? Sa mamagitan ng pagsuporta natin sa ating mga pastor. Amen? Kasi bakit? Hindi lamang yung ating mga pastor ang naghahayag ng salita na to. Amen? Dapat tayo rin na nakikinig dyan sa ating kinaupuan. Amen? So, para mas matulungan natin mapalago ng salita ng Diyos at yung ating mga pastor ay dapat din na amen? Dapat din ay mag-obey tayo by obeying them. Dapat ay yung mga sinasabi ng ating mga pastor, amen? Huwag natin na i-object agad. Kasi, ay pastor, di ko kaya yan eh. Ang hirap naman yan. No, malabo ng mata ko magbabasa nitong pin-drain out mo, di ba? So, nagrereklamo pa tayo. Pero gusto natin ng pagpapala nating Panginoon. So dapat, yes Lord agad. Yes Pastor. Amen tayo diyan. Dapat ganun agad. Kasi bakit? We need to obey. Bakit? Kasi sabi dito, have confidence in your leaders and submit to their authority. Ating Panginoon, ang salita na ng Diyos ang nagsabi niyan, submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Amen? Pananagutan ka na ating pastor eh, kung anong mangyari sa'yo, di ba? Lalo na pag nalalamig ka, lumalayo ka, nawawala ka na sa presensya o fellowshipping. And do this so that their work will be a joy. Hindi lamang pagpapala, kundi ano? Kasiyahan din. Amen? Not a burden. So, hindi yun na sinasabi mo ay dala-dala mo yung gabundok ng problema sa mundo. Di ba? For that will be of no benefit to you. Wala po yung kabenepisyo kung ikay lalayo
Amen? So, tandaan po natin at sundin ang ating namumuno. At lalo nating isipin na dapat ay magpapasakop tayo para mas magaan ang trabaho ng ating mga pastor. Amen? Dahil alam natin na pananagutan tayo ng ating mga pastor . So huwag tayong magpasaway at huwag masyadong magpabigat sa kanila. Kasi bakit? Kasi hindi sila masasaya, lalo na ating Diyos. Amen? Kasi kagalakan ng Diyos nun at sa mga leader natin na tayo'y sumusunod, nagpapasubmit tayo. Amen? So, kagalakan. So, pag sinasabi na kagalakan at tayo'y accountable by obeying them, meron tayong story sa Bible. Amen? Kilala nyo ba? No? Kilala nyo ba si Moises at saka si Joshua? Amen? Di ko na po sinali dyan kasi mahaba-haba. So, in story short na po, no? Itong si Moises, bago sa kanyang pagbaba sa Mount Zion, di ba? Meron po silang mga kinalaban. Amen? Ito yung mga Amalekites, kung tatawagin. Amen? Sinabi doon sa Book of Exodus, chapter 17, verses 8 to 13, ito po yung Moses and Joshua tandem. Sinabi doon, nang naroon pa ang mga Israelita sa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekites. Sinabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at makipaglaban kayo sa mga Amalekita. Tatayo ako bukas sa ibabaw ng burol habang hawak ang baston na inuutos ng Diyos na dalhin ko. So, maging si Moises ay inuutusan din ng ating Panginoon. Subalit, sinabi niya na dadalhin ko ang inuutos ng Diyos. At sinabi dito niya kay Joshua dahil siya yung makipagbuno doon sa mga kaaway. So, Joshua obey Moises and Moises obeying also to God's instruction. So, bakit? Para matalo nila yung mga kaaway na yon. So, balik tayo sa verse 10, sabi doon, kaya nakipaglaban si Joshua sa mga Amalekita ayon sa inutos ni Moises habang sina Moises at Aaron at Hur ay umakyat sa burol. So ito yung time na umakyat na sila sa burol para makita nila yung pakikibuno o yung pakikiaway, pakikidigma ni Joshua sa mga Amalekita. Amen? So anong silbi nila Aaron doon at Hur? So ito ngayon. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nanalo ang mga Israelita. Amen. Pero kapag ibinaba niya ang kanyang kamay, nanalo naman ang mga Amalekita. So in other words, pag si Moises nakataas ng kamay, nanalo ang mga Israelita. Pero sinasabi ito, bakit nakababa? At natatalo sila kasi bakit? Ikaw ba naman ay ilang oras? No, di ba? Napapagod si Moises kakataas. So, yun ang time na dinala niya si Aaron at si Hur. Amen? So, sinabi doon, at sa nang bandang huli, nangalay nga ang kamay ni Moises. Kaya sa chapter 12, kaya kinuha nila si Aaron at Hur ng isang pag-akibay sa kanyang balikat at isang bato na pinaupo si Moises. So, ito yung time na tinulungan nila si Moises. Amen? So, tayo mga kapatid na nakaupo dyan, pwede din pala tayong tumulong sa mga pastor. No? Sa mabagitan na i-lift up natin siya sa kanyang kahinaan. Amen? At bigyan natin ng upo. So, sinasabi dito, bato. Di ba? So, isang matigas na bagay. So, sinabi doon, itinaas ni Aaron ang isang kamay ni Moises at ganoon din ang ginawa ni Hur sa isang kamay hanggang sa lumubog ang araw. So it means one day sila nakipagbuno doon. So ikaw ba naman nakataas ng kamay talagang manglulupay-pay, manghihina ka kasi kailangan mong manalo sa mga kalaban mo. Amen. So dapat talaga sa mga pastor natin, kailangan natin na suportahan sila at mag-obey tayo sa kanyang inuutos. Kasi bakit? Hindi naman ikakasama yun . Bagkos, yun ang
ikakasagana o ikakapanalo. Kaya sa verse 13, nanalo sila sa kalaban ng Amalekita. Amen? So yun po ang sinasabi dito na we need to obey our pastors. So, ano ba itong mga battle na to? There are types of battles. No? Baka sinasabi nyo, ganun-ganun na lang yun. Tataas natin yung kamay ni pastor para manalo tayo, para succeed yung praise and worship. Hindi po. Bawat sa pagtaas ng kamay ni Moises, meron pong kakibat na battles yun. Amen? So, unang-una, physical battle. Ito po yung si Joshua represent. So, bakit si Joshua? Sinasabi dito, siya yung nakikibuno sa pangarang araw natin na, mga finances, di ba? Sa mga ginagawa natin sa trabaho, di ba? Sa mga temptation, ito yung tinatawag na natural battles sa atin. Amen? So, pangalawang battle, yun yung spiritual battles. So, nagre-representa dito si Moises. Bakit? Bakit si Moises? Kasi siya yung, siya yung leader. Siya yung pastor na nakikipag-usap sa ating Panginoon na ililid tayo in the physical battle. Akala nyo ba na ang pastor natin ay ganyan-ganyan na lamang? Sa dami ng kanyang mga workers dito, iniisa-isa na pinapanalangin ng ating pastor yan. Amen? So, kailangan may kakibat siya na mag-rely sa kanyang mga kamay. It means yun yung workers, si Aaron at si Hur. Magiging si Aaron tayo at Hur. Kaya meron tayong elders, assistant pastors, and deacons. Amen? So, yun po ang nagkakibat ng ating mga pastor, nagre-representa. Amen? So, to encourage one another, even a darkness, chaos. So, pag alam natin na talagang malakas na yung kalaban, no? Dapat tayo ay mas lalong manalangin at tulungan natin ating pastor na manalangin din. Kasi sinasabi doon, the more na tayo manalangin, mas powerful. Amen? Like na ginagawa ni Aaron at saka ni Hur to Moises. At even though na kaya nung yung mga pastor natin o leaders, ay dapat nating talagang tulungan at hindi pagtulungan. Kasi yun ang nakikita natin sa iba ay si pastor kasi laging pinapatamaan ako sa mga mensahe niya. Lagi na lang kasi nakikita niyang broken hearted si Jeffrey ay lagi na lang, di ba? Pinapatamaan. So, may pinaparating sa atin ang ating mga pastor. Huwag natin masyadong dibdibin kasi alam natin ang salita ng Diyos ay magkabilang tabak. Talagang tutusok yan sa ating kasukasuhan. Kasi yun ang matuwid eh. Yun ang totoo eh. Di ba? So, kaya in the verse 12, makikita natin the rock represent Jesus na nagsasalo sa lahat na pasaning mabibigat sa pag-upo ni Moises. Amen? Lala sa mga pastor natin. So, kailangan natin na dalahin yung bato na yun para yun ang maging komportable sa pag-upo ng ating mga pastor. Amen? So, alam natin na yung bato na yun represent Jesus Christ. So, siya yung bato na kanlungan, matuwid ang lahat ng gawa niya. So, huwag natin baluktutin, huwag natin na gawing bata ating mga pastor, huwag natin maliitin pa kasi alam natin na yung kakayahan ng isang pastor ay hindi ganun, no? Hindi ganun na ka-strength. Amen? So, dapat mapagkatiwalaan tayo sa lahat ng pamamaraan na ibibigay natin sa ating mga pastor. Amen? Matapat. Dapat matapat din tayo. Hindi yung pabukas-bukas na o pamaya-maya na. Amen? At dahil nagkakasala tayo sa Diyos kung gano'n nating ginagawa at yun ang kapamaraanan na baka madown ng ating pastor. Amen? Dapat saluhin din natin ating pastor. Amen? Kasi hindi sa lahat ng bagay na yung pastor ay pag hindi niya tayo tinatawag, ay hindi rin tayo pupunta.
Kung hindi rin tayo kinakausap, hindi rin natin kinakausap ang ating mga pastor. So dapat meron tayong sense na, ay, kamusta na kaya si pastor? 1 week ko na hindi nakakausap siya. Di ba? So dapat kausapin mo din siya. Yan? Di natin malalaman na birthday pala niya. Di ba? Kung hindi natin kinakausap ang ating mga pastor. Di natin malalaman na ganito na pala kabigat dinadala ng pastor natin. Kasi bakit? Yung problema ng ibang worker, problema na rin niya. Di ba? So kailangan talagang may kakibat at mag-obey tayo sa kanya ginagawa. At sa mga workers naman dyan, your work is to secure our leaders and pastor. Laging kinakausap, yun nga, laging pag-uusapan natin na dapat ano ba natin gawin para sa ating pastor. Ano bang iririgalo natin sa ating pastor? Di ba? So ganun dapat. At hindi natin dapat pag-uusapan nating pastor. Hindi dapat ganun. Di ba? Dapat ating kinakausap. Amen? So, dapat tinutulungan. Amen? Hindi pinagtutulungan ating pastor. So, lastly, madali lang pala, no? Madali lang pala makuha yung reward ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pastor at madodoble by recognizing them. I-recognize natin mga pastor. Amen? Hindi lamang na, ay, nakikita ko naman lagi si pastor eh. Kapitbahay kami niyan eh. Di ba? Magkikita naman kami. Hindi. Bakit? Dapat natin kilalanin ating pastor. Kasi bakit? Baka meron pa tayong hindi na nakikita sa kanya. Kasi hindi natin sila kinakamusta. Hindi natin na pinapangaralan na bibigyan lamang ng kahit kunting bagay na makapagpapasaya sa kanila. Di ba? Di ba? Hindi natin ina-acknowledge si pastor kasi nakikita natin naka-apple na lahat. Di ba? Porket na kuan, ganito yung buhay. Oh, porket na masaya si pastor. Di ba? So, dapat i-acknowledge natin siya and appreciate. Dapat magpahalaga tayo sa kanya, sa mga pastor natin. Pahalagahan natin ulit ating mga pastor. Kasi bakit? Remember, our pastors are also serve as struggling too. Nagsiserve din sila ng mga struggle sa kanilang buhay. Kinikater din nila yan. Nahihirapan din sila. Amen? They are human. The struggling are inherent to the human condition. Amen? Kasi nadadala po natin yan kasi habang tayo'y nasa makamundong ito. Example, yung pag-prepare ng mga salita na ipapakain lang sa kailang mga tupa. Mahirap kaya mag-search yung mga salita ng Diyos, di ba? Yung anong i-reveal sa kanya natin Panginoon. Amen? Kagaya ko rin. Binigyan na nga ako ng guide. Pero nalilito pa rin ako kung ano yung ibibigay kong mensahe na may kakibat dapat sa gusto ng ating Panginoon. So, mahirap talaga, no? Minsan pa, may takot niya natin mga pastor. Di ba? Kasi dahil nga nasa Middle East tayo, security ang kanyang laging inuuna. So, kaya magiging, dapat may sistema. Amen? So, disappointment, isa pa to. Disappointment. Nadidisappoint siya sa iba na mayroon siyang naririnig, pero hindi lamang niya sinasabi ito. Hindi natin nakikita. Diba? At isa pa, yung temptation. Kasi habang ating pastor ay lumalakad sa mundong ito, hindi naman perfectly na binigay sa atin ng Panginoon ay talagang hindi na siya maahawa sa makamundong ito. So, meron talaga yan. And even as workers, na meron tayong nakakasalamuhan ng mga struggle na yan. Diba? So, makakaramdam din tayo ng struggle na yan. So, lalo na sa ating mga pastor, na meron siyang iniisip na ibang mga tupa niya upang mapalago sa pang-espiritual. Amen? Hiniikayat din tayo na ating mga pastor na, saan ka na ba? Bakit di ka na bumalik? Bakit hindi ka na nagmimensahe? Diba? Ano bang problema? Bakit matamlay ka? Bakit mahina na yung
mga pang-espiritualidad natin na pa sa pagkanta, di ba? So now, we need to acknowledge our pastor. Sinabi doon, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. So ito yung kaakibat na inihinig sa atin nating Panginoon na palagahan natin yung mga naglilingkod sa iglesia na ating Diyos at yung mga taong pinili na ating Panginoon para mamuno at mangaral sa iglesia nito. Sabi doon sa verse 13, hold them in the highest regards in love because of their work. Live in peace with each other. So sinasabi dito na yung lubos na paggalang, amen? So pagmamahal sa mga gawa nila, amen? At dapat mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Hindi yung magsisiraan tayo, di ba? Meron ba tayong sinasabi sa iba? Dapat yung mga pagkakataon na yun na meron kang galit, no? Amen? So meron kang nakikita sa ating pastor, meron kang nakikita sa kapatiran natin, dapat atin po yung sinasabi na pagsasaluhan natin yan. Dapat tayo lang, para kasi tayo lang din ang nakakaunawa, tayo lang din ang dapat na bibigyan ng peace para sa ating bawat isa. Amen? So sinasabi dito na dapat hindi lang ito basta nagsisimba tayo. Amen? Na kung mayroong fellowship, pagdarausan ay doon ka lang pupunta. Amen? Ito isang binubuo ng ating Panginoon at ito yung pamilya natin. Ito yung pangalawang pamilya natin na itinatayo natin upang tayo'y mag-aalab pa sa presensya ng ating Panginoon na dahil dito, itinalaga ito Ito itinawag nating Panginoon. Ito ay regalo. Amen? Banal na regalo at ito'y pinagkaloob na mula sa puso ng ating Panginoon. So, mas palagahan pa natin yun. Isa pa dito, respect our leaders and pastors also with us, bawat isa ng mga workers. Kasi bakit? Ito'y isa na nagbibigay ng kalakasan. At huwag natin na bigyan natin ang halimbawa yung pagrespeto sa bawat isa. Kasi bakit? Kung wala tayong respeto sa bawat isa, hindi tayo nagrespeto sa ating mga pastor, ay magiging kahinaan ito. At isa pa, ito rin ang nagpapakita sa atin na hindi nanalaytay sa atin yung salita ng ating Diyos. Kasi bakit? Sa simpleng hindi mo pag-recognize sa bawat isa, maging sa ating pastor, at binabaliwala mo at pinapabukas mo, tsaka na lang muna, ay nagbibigay ng panghihina sa ating bawat isa. Hindi tayo nag-aalab, lalo na kung tayo yung nag-iisa. Amen? So, dapat palagahan natin ang ating mga pastor para makuha natin yung sinasabing reward ng Panginoon. Amen? Unang-una, ano yun? By recognizing them. Amen? By obeying them. Pagsunod sa kanila and to support them. Hindi lamang na yung paggawain natin ay dun lang tayo. Dapat sa anumang oras. Amen? Lalo-lalo na sa ikakalago ng ating espiritual. Hindi lamang na tayo tagapagturo ay turo ka na lang turo. Dapat ay magpaturo ka din sa sarili mo. Dapat di ka mag-absent sa mga studies kahit na hindi ikaw yung nagtuturo. Dapat matuto ka rin makinig sa iba. Amen? Kasi hindi lahat na tumatayo dito ay yun na lang yung pakikinggan mo. Dapat ikaw din na tumatayo ay dapat ka rin makinig sa iba. Kasi hindi lahat ay perfecto na nasa iyo. Maging nung memoryado na yung mga salita o Biblia ay natataliso din. Amen? Meron ding nawawala sa landas ng ating Panginoon. So, conclusion. So, conclusion. So, ang conclusion na natin dito, sabi dito, mahalin natin ang ating
gawain at tungkulin sa Diyos at mas pagkaingatan at di mapabaya sa anumang tukso o problema sa buhay. So, huwag po tayo magpadala doon. Amen? So, dapat mas pag-aralan at isabuhay ang pagkaing salita ng Diyos. Dahil ito'y isa sa nagbibigay kalakasan, pagpapala at gabay sa ating buhay. Amen? So, dapat natin na mas yung salita ng Diyos ay pagbulay-bulayan pa araw at gabi para mas maintindihan natin at hindi mawawala yung pag-aalab. Amen? So, magtulungan sa bawat isa patungo sa walang kapintasang presensya ng ating Diyos. Amen? Para sabay-sabay tayo na makamtan ang pagpapalang nilaan sa atin ng ating Diyos. Amen? So, mas maganda na magilahan tayo pataas, hindi magilahan pababa. Kasi bakit? Kasi pasanin natin lahat yun. Hindi lamang pasanin ng ating pastor. Amen? So, dapat yung mga pagpapala na naririnig natin, nakakamtan natin, hindi lamang hantong dito. Amen? Dapat ipalaganap po natin yun. So, ini-encourage ko po, lalo na sa mga pastor, for pastors, rule them as a king, but attitude of a servant. So, ito naman po ay, ano po, napapalaganap naman po natin mga pastor. Kaya, meron po ibang na tumatayo sa pulpito dito ngayon. Dahil po sa mga pastor yun. Pasalamatan po natin ang pastor. Amen? So, for we know that our Lord is King of Kings, but He rules as a servant. Nagpakababa po ating Panginoon para tayo po'y mapalaganap sa kanyang iglesia. At for workers, paalala, baka akala nyo para sa mga pastor lang, tulungan, sundin at palagan natin ang ating mga pastors. Amen? Dahil sila tinawag, regalo at galing mismo sa puso ng Diyos. Yan po ang isipin natin lagi. Amen? Huwag po tayo na, huwag po tayong magmapataas. Amen? Huwag po tayo na makakalimot sa gawain nating Panginoon. Amen? Kasi bakit? For the Spirit of the Lord is on me. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight for the blind, to proclaim the years of the Lord's favor. Kasi bakit? Suma sa kanila, amen, sa mga pastor natin, sa mga deacons, workers, hindi po basta-basta na itinalagay dyan. Amen? Bagkos, inanoint po yan sila by the Spirit of the Lord. Amen? So, sinasabi dito na pinili din sila na ipangaral sa mga duka ang magandang balita, sa mga bihag na sila'y malaya na. Amen? At sa mga bulag na nakakita at sa mga may karamdaman na sila'y pinapagaling na. Amen? Ati pong isaisip na sinugo rin sila upang ipalagana pa ang salita ng ating Diyos. So, in short, if we keep getting back on the track and never give up, we too will be rewarded what God already desires for us. Meron pong nakaplano ang Diyos para sa atin. Amen? May magandang balita na ipapahayag sa iyo upang maklaim mo yung pagpapala na yon. So, huwag kang malungkot, kapatid, kung ikay napagpagsabihan ng ating pastor. Huwag kang magalit. Amen? Huwag kang magalit na ikay tinutuwid ng ating pastor. At sa mga pagkakataon na yon, meron tayong learn, no? Meron tayong nare-receive na mas nakakaayon pa sa ating sarili. Kasi minsan, hindi na tayo nakakakita sa ating sarili. Hindi natin nabibigyan ng importansya at pagmamahal ating sarili. Kasi bakit? Ang nakikita na lang natin ay yung ibang tao.
Amen. Dapat pakamalin mo din kung ano yung inanoint sa iyo na gawain mo. Mas pahalagahan mo yun. Ipagpatuloy mo yun. Kasi bakit merong desires ang Diyos para sa iyo. Amen? So, lagi natin tandaan na sa ating ginagawa, kailangan suportahan ang bawat isa, i-recognize natin ang bawat isa, at sinasabi dito na mag-obey tayo sa ating mga leaders. Amen? Lalo na sa ating mga pastor. Kasi doon tayo nakakarinig, mas nakakaunawa. Amen? Nakapagbigay gabay, nagpapalakas sa atin. Amen? So, tayo po ay magsitayo. Feel natin ang presensya nating Panginoon at tayo po ay manalangin sa ating na-receive na revelation ng mga salita ng ating Diyos. Hallelujah, hallelujah. Abba Father, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa tagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Maraming salamat din sa regalong buhay. Maraming salamat sa mga leaders, pastor, na patuloy na nagbibigay ng magandang guidance sa kanyang mga tupa. Maraming salamat din dahil binigyan mo kami ng pastor na hindi nagpapabaya sa kanyang nasasakupan. Pasalamat kami, O Diyos, dahil sa mga salita na ito, natuto kami na rumespeto, na disiplina ang aming sarili. Natutunan namin na sumuporta sa bawat isa, maging sa aming namumuno. Na may acknowledge namin sila at mapukaw kami sa anumang bagay na ikakasama sa aming sarili. Naway ma-recognize namin na kung sino yung mga tao na nagbibigay ng pahalaga sa amin, ayun din dapat ang ibibigay namin na pagpapalaga para sa ikakalugod mo, O Diyos. Papasalamat kami sa mga leaders nito, Panginoon, na patuloy na nagbibigay ehemplo, magandang ehemplo sa amin. Naway pinapanalangin namin, O Diyos, na bigyan mo sila na kalakasan, Panginoon, na may mga pastors o leaders. Naroon ng karunungan sa iyong mga salita. Naroon ng consistent, Panginoon, na mapalago pa nila ang kongregasyon na kailang tinatayo, Panginoon. Mas mapatuloy pa po, Panginoon, ang hadikain at yung layunin na mabigyan ng magandang spiritual ang aming mga buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng bagong pag-asa, O Diyos, na mas maliwanagan pa sa pamamagitan namin, Pastor, ay mapukaw at mabigyan kami ng ilaw sa bawat nandidilim na kapatiran, Panginoon. Sa bawat pasanin na may matutunan namin na ma-share to, O Diyos, una-una sa iyo, Panginoon, at sa aming mga pastor, na hindi kami mahihiya, Panginoon, na lumapit sa kanila, na kahit na meron kami nakikita, bagkus, ikaw ang aming nilalapitan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na ginamit mo ko, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. Ito po ay pagbibigay ko ng karangalan sa iyo, Panginoon. Pagbibigay ko ng karangalan din sa aming mga pastor na kung hindi dahil sa kanila, Panginoon, ay wala ako dito, Panginoon. Kung hindi dahil sa kanila, O Diyos, wala akong motivation, wala akong kalakasan ng loob, Panginoon,
na ihayag ang mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat sa kanila, O Diyos, sa mga pastor na patuloy, nag-i-encourage sa amin, mga workers, Panginoon, na mas ay kakalago na, mas ipapalago pa namin aming mga talento, aming mga ginagawa. Mas nagbibigay importansya sa amin, mas ikapapayapa pa namin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-reveal ng iyong mga salita na ito, na matuto kami na mag-obey sa iyo, Panginoon, lalo na sa mga pastor, na mas i-acknowledge pa namin, i-recognize pa namin ang ginagawa na aming mga leaders, at masuportahan pa namin sila sa abot namin makakaya upang mapalago lamang ang iyong iglesia, O Diyos. Papasalamat kami, O Panginoon, at patuloy mo kami na pag-arian at manahan ka lagi sa aming bawat puso. Maraming salamat, O Diyos. In the God's glory, to your name, Jesus Christ, we pray. Amen at amen.